Dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay na ko niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, "Ngayon papanaw ako upang mapisan sa mga kasamang namayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan ng aking mga magulang, sa yungib sa tapat ng bukid ng Iprong Hitiyo. Ang libingang iyo'y nasa silangan ng Mamre, sa may Kanaan. Binili iyon ni Abraham at doon niya inilibing pati ang kanyang asawang si Sara. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko na rin inilibing si Leah. Ang bukid na yungib na iyo'y binili nga sa mga Hiteyo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya'y nalagutan ng hininga. Mula nang namamatay ang kanilang ama, nag-alala ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at ipinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, namanhi kami sa iyo na patawarin mo na kami
alang-alang sa Diyos ng ating Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit na lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, huwag kayong matakot. Hindi ko kayo paghihigantihan. Masama nga ang iyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyo ng Diyos para sa kabutihan. At dahil do'y naligtas ang marami, kaya huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Pagkarinig nito, napanatag ang kanilang kalooban. Nananatili nga si Jose sa Ehipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago siya namatay. Inabot pa niya ang mga apo ni Ephraim, gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manases. Ang mga ito'y kinalong pa niya ng isilang. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kay Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbili niya sa kanyang mga anak na Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na pag kayo'y nilingap na ng Diyos at inalis sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang na nagpaaampon. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa puon dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol, ang nasasaklaw, buong sansinukob. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa tanang napaaampon. Magsitayo ang lahat. Kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, walang alagad na higit kaysa kanyang guro at walang aliping higit sa kanyang Panginoon. Masiyahan ang alagad na matutulad sa kanyang guro at ang alipin na matulad sa kanyang Panginoon. Kung ang puno ng sambahayan ay tinawag nilang Belzebul, lalo nilang aalimurahin ang kanyang mga kasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o lihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, uulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong ko sa inyo ay ipagsisigawan ninyo. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 isang pera? Gayon may, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong ama. Maging ang buhok ninyo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa 1,000,000 maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay itatatwa ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pinalalakas ni Jesus ang kalooban ng kanyang mga alagad. Kaya naman, makatatlong beses niyang sinabi sa kanila na huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Ito yung narinig natin sa ating ebanghelyo 3 beses. Una, sabi ni Jesus, huwag matakot sa mga gumagawa ng kasamaan ng lihim o yung gumagawa ng hindi maganda pailalim. Marami yan, no? Yung mga kapag nakatalikod ka, ang daming nagsasalita ng hindi maganda. O kaya, kapag wala ka, ikaw yung pulutan sa kwentuhan. Ikaw yung pinagchichismisan. Kapag nakatalikod ka, ginagawan ka ng masama. Pero kapag nakaharap ka, ang bait-bait sa'yo. No? Ngiti ng ngiti. Bati ng bati. Sabi ni Jesus, huwag matakot sa mga gumagawa ng kasamaan ng lihim o gumagawa ng hindi magandang pailalim, sapagkat ang paalala ni Jesus, walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Pangalawa, sabi ni Jesus, huwag matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Ibig sabihin, huwag katakutan yung mga
naninira ng buhay o naninira sa buhay, kundi ang mas katakutan ay yung mga naninira ng kaluluwa. Dahil kapag nasira ang buhay, pwede pang baguhin, pwede pang ayusin, pwede pang itama. Pero pag sira ang kaluluwa, mahirap ng ayusin. At pangatlo, sabi ni Jesus, huwag katakutan ang mga mangyayaring hindi maganda o yung mga hindi kalooban ng Diyos. Dahil ang paalala ni Jesus, higit tayong mahalaga kaysa sa mga libo-libong maya. Hindi man maganda ang nangyayari sa iyo ngayon, hindi man magaang ang buhay mo ngayon, ang mahalaga, tayo ay hindi pababayaan ng Diyos. Ang importante, mas mahalaga tayo sa Diyos. Mga kapatid, sa ganitong paraan, pinalakas ni Jesus ang kalooban ng kanyang mga alagad. Kaya naman, gaya nila, wala din tayong dapat ikatakot. Meron mang gumagawa sa atin ng masama sa likod natin. Meron mang naninira ng ating buhay. O meron mang hindi magandang nangyayari. Tandaan, sabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Dahil meron tayong kakampi sa Diyos. Kapag Diyos ang kakampi, wala dapat tayong kinakatakot. Sa anumang laban ng buhay, sa anumang nangyayari sa ating buhay, masama man, mahirap man, tandaan ang sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon bilang isang komunidad na nagdiriwang ng misteryo ng ating kaligtasan at mulat ang ating kaisipan sa kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Dumulog tayo sa panalangin sa Diyos at ating sambitin sa bawat panalangin. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga tinatawag, naway maging gabay ng bayan ng Diyos upang umakay sa sangkatauhan, sa kaalaman at pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Tayo naway mabigyan ng biyaya na harapin ang mahihirap na pagsubok ng may katapangan, nalalaman na panig sa atin ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng lakas. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga kabataan naway magnilay sa tawag ng pagiging pari, relihiyoso o relihiyosa, upang mapaglabanan nila ang pagdududa, takot at kalituhan. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makadama ng kagalingan at kasiyahan na tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay. Manalangin tayo. Ama, ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan, kahilingan at mga takot. Manalangin tayo. Ama,
ipagsanggalang mo ang aming kaluluwa at katawan. Makalangit na Ama, ipinauubayan namin sa iyo ang aming mga mithiin. Bigyan mo kami ng lakas na makasunod sa iyo sa gitna ng pagsubok at paghihirap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupukay, nagmamahal sa'yo. Saan yon itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan? Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay at muling pagabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo, ng kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart to take. Where there is hate, I can confront. Where there are yokes, I can release. Where there are captives, I can free. And anger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread to see your broken world, compel me from my cell-grown cold, that your people I may behold. Where there is fear, I can allay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind. And hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart to take. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope that I may be your heart to take. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic.
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanungi kay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng kaluluwa at katawan. Pangundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng mga may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.